Hello guys! Once again, welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Mr. Elmer Santiago. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan naman natin ay kung paano mag-edit, no, ng mga hard copy documents na meron kayo. Tulad yan, yung mga form na gusto nyong fill upan, na gusto nyo computer ang pagkaka-print, no? At yung mga dokumento na mga letter na gusto nyo i-edit, halimbawa yung mga date, ganyan, no? Yung mga ibang details na gusto nyo palitan. So, pwede ko rin dito ituro, no? So, sa mga sa mga nanonood, baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, eh pwede kayong mag-subscribe. Hit nyo lang yung button ng subscribe, maging yung bell notification para sa mga susunod ko ng mga video na gustong ibahagi sa inyo, manonotify agad kayo. Okay, salamat. So, ituturo ko sa inyo ngayon ay yung dokumento, no, hard copy documents na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang gagawin lang natin dito, eh, gamit yung cellphone mo, saka meron kang laptop o kaya desktop. Sa ngayon kasi mga computer shop ay sarado ngayon kung may problema ka sa mga ganito klaseng dokumento. At least, may idea ka na kung paano ito ginagawa. Halimbawa, ipapakita ko sa inyo yung documents dito, no, na actually form to, application form na gustong na pwede nating pag-aralan para makita mo. Makita nyo. Okay, ito siya. So, ayan. Ito yung documents, no? Ayan. So, kita nyo, may mga ano siya, kailangan dyan na i-fill upan. So, ang gagawin natin dito, kung wala kang printer, so, pwede kang gumamit ng cellphone. So, meron ako ditong ano, apps. Ito yun, no? CS Scanner. So, ito siya. CS Scanner. Okay, CS Scanner. So, yun ang pangalan ng kanyang apps. O, Cam Scanner. CS Cam Scanner. Ngayon, ang gagawin natin, meron ako ng video dito, kung paano ko siya ginawa. No? Paano ko siya in-scan. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Okay. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko in-scan yung dokumento. O, ayan siya. Okay. Ayan. In-scan ko siya. Gamit lang yung cellphone. Okay. Ayan. Ayan. Tapos, i-edit mo na. Paplansyahin na mismo ng ano yan. Ng apps na scanner. So, ayan. Mas maganda na siya. Mas maganda na siya i-edit. Okay? So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon dyan ay... Okay, matapos guys na ating ma-scan... ipapasa na natin yung file sa ating mga laptop o sa ating computer, no? So, gamit yung kable. Kasi doon na natin siya i-edit, no? So, ang gagawin natin, hindi naman tayo gagamit ng Photoshop. So, kung ano lang yun nando doon sa computer natin, ganun lang siya. Okay? So, pakita ko na sa inyo kung paano siya ginagawa. Ayan guys. Ayan. Okay, palalakihin lang natin para mas madali niya nakikita. So, ayan, no? So, kinilig ko lang, right click lang
yung edit doon. So ayan na siya, pipil upan na natin siya, yung form na ito. Lalagyan natin ng date, lalagyan natin ng pangalan, yan. Okay. So i-right click nyo lang doon na tapos may nakalagay doon na edit. So yun na siya. Limbawa, gawin natin itong January. January 1, 2021. Ayan. So mapapansin nyo, medyo malaki yung letter, no? Saka naka-bold siya. So hindi bagay doon sa sa ating hindi niya ka-size sa ating ini-edit. So much better na dapat paguhin 'to. Ayan. Kukunin muna natin yung kulay. Ayan. Kailangan hindi masyadong maitim. Ayan. Pick color lang tayo. Ayan. Tapos erase lang. Ganyan lang po pag erase. O kaya i-undo na lang. Ayan. Click ulit yung ano letter. Yung front. Ayan. Ayan. Papansin nyo, napalitan na yung kulay. January. January 1, 2021. Ayan. So, tingnan natin kung okay na yung sukat niya. Ang malaki pa. So, bawasan natin konti. Ayan. So, gawin natin. Iuusog-usog na lang natin yan. Masyado kasi nakadikit dun sa date. Yan. Okay na. Ayan. Okay. So, ayan, no? Kita na natin, medyo bagay na siya. Ayan. Susunod naman natin yung pangalan. So, ganyan lang siya, mga guys. Oh. Anong pangalan? Juan de la Cruz na lang ating ilalagay. Juan de la Cruz. Ayan. Okay, tapos medyo ipapantay lang natin sa line. Ayan guys, no? Ganyan lang natin gagawin yan, no? Ganyan lang kasimple. Okay, so tapos i-save na natin. Yun, ganun lang siya. Tapos pwede nyo na ipaprint. Ayan, okay? So, ganun lang siya guys, no? Ganyan lang siya ginagawa. So, muli, sana marami kayong natutunan kahit ganito lang yung aking presentation, yung mga konti kong alam ibinabahagi ko sa inyo. Okay, meron pa akong mga susunod na mga video about mga digital printing, no, na mga i-share sa inyo. Wag niyo lang kalimutan na mag-subscribe, tapos hit niyo na rin yung bell button. Okay? Maraming salamat. God bless.